Alright, try natin i-compare quickly yung clarity ng kuha ng ating Insta360 X3 versus yung GoPro Hero 12. Tingnan natin. And please do let me know if you have the same observation on your unit. Or what would be the right setup of Insta360 X3 to have the same video capture as Hero 12? Or is it even possible? So, ito yung kuha natin last time sa Skyway around 5 a.m. HDR yung setup natin, 5.7K resolution and 30 frame rate. Tingin ko dito medyo madilim or hindi ganun ka-clear, hindi ganun ka-crisp yung video as compared dun sa kuha ng ating Hero 12. Sa sound clarity, ito yung original sound ng Insta360. Wala tong filter based dun sa original capturing lang ng video natin. And ito naman yung kuha ng ating Hero 12. Setup natin, HDR na din, 4K resolution, 30 frame rate. So almost similar dun sa Insta natin, pero yung resolution nito is 4K lang. Same place yung pinagkuha natin, as you may notice, naka-on yung ating Insta dito. So yan din yung pinagkuha natin. Ang nakita ko dito, napansin ko dito is parang mas clear yung mga kulay ng Hero 12 and mas maliwanag siya as compared dun sa Insta360 natin nakuha. And sa later part ng video na to, meron din tayong kuha during daytime para mas makita natin yung kaibahan ng Hero 12 versus Insta360 X3. So, not sure if napansin nyo na dito kung alin yung mas maliwanag o alin yung mas okay para sa inyo. And ito naman yung kuha natin na medyo mas maliwanag na, mag-close to 6 a.m. na, sa Skyway pa rin. Original sound, wala tayong noise filtering dito o noise cancellation na ginamit. Pansin natin, napaka-clear and crisp ng kuha ng Hero 12. Original sound. And itong sumunod is the same place, same time ng capturing but using Insta360. So medyo mas madilim and hindi ganun ka-crisp yung kulay ng video. And ito yung last part ng video natin, along NLEX na tayo. Kita natin, maliwanag na araw na to. So yung nasa left side natin, mga ano yan, bugambilya sa Marinduque. So hindi ganun ka-crisp yung kulay with Insta360 X3. So tingnan natin, pagdating dun sa GoPro Hero 12, mas mapapansin natin yung kulay nung bulaklak dun sa left side natin. And at the same time, yung lahat ng kulay mas crisp, mas maliwanag. Unlike nung sa Insta360. Parang pakiramdam ko hindi makasabay yung capturing ng Insta versus sa bilis ng takbo ng motor. You might have the same observation, pero sa totoo lang, in reality, parehas naman sila maganda. It so happen na in this case and example, para sa akin, sa opinion ko, mas maganda yung kuha and clarity ng video ng Hero 12 versus Insta360. Let me know if you have different or the same opinion. Thank you and bye-bye!